Tuloy pa rin ang paghahatid ng mga Kadiwa pop-up store ng mas abot kayang gulay at iba pang produkto na direkta mula sa mga magsasaka. Samantala, mas pinigting naman ng beer plant industry ang Green Revolution 2.0 na nagsusulong ng pagtatanim ng gulay at iba pang produkto sa sarili nating bakuran. May ulat si Claisel Pardilla. Prutas at gulay na karaniwang binibili sa palengke, abay pwedeng itanim sa hardin at anihin ng libre. Kaya naman ang Department of Agriculture Bureau of Plant Industry, pinalakas pa ang kampanya sa urban gardening. Ito ang Green Revolution 2.0 o Plants for Bountiful Barangays Movement o PBBM. Layo ng programa na gawing vegetable garden ang mga bakanteng lupa sa mga barangay. Sa ganitong paraan, hindi lamang napalalawak ang kamalayan sa agrikultura, kundi na isusulong din ang pagkakaroon ng mura at sapat na pagkain sa mga barangay at komunidad sa ating bansa. Kahapon nga, binuksan ang maliit na urban garden na ito sa Rizal, Maynila. Eh, napakalaking tulong. Kahit wala ka pong trabaho, magkaroon ka lang ng kukuha ng gulay o pagkain sa inyong bakuran, malaking tulong na po talaga sa isang pamilya. Ang kampanyang Green Revolution ay inilunsad sa Pilipinas noong 1976 sa bisa ng Proclamation No. 1527 ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Isinulong dito ang backyard gardening o pagtatanim ng mga gulay sa bakuran para malabanan ang mataas sa insidente ng malnutrisyon sa buong bansa. Ngayon sa Green Revolution 2.0 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos, gamit na ang iba't ibang cropping technologies na makatutulong na mapataas ang volume at kalidad ng mga ani. Itinuturo rin ngayon ang vertical gardens para sa mga naninirahan kahit sa masikip na lugar. Kasabay nito ay inilunsa din ang nationwide simultaneous planting of vegetables sa iba't ibang barangay. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagbibenta ng abot-kayang produkto sa mga Kadiwa pop-up store. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos, ipinagpatuloy ang programang Kadiwa ni Ani at Kita na layong maghandog ng direktang farm-to-consumer food supply chain kung saan maibibenta ng mga producer ang kanilang ani. Halimbawa sa Kadiwa store na ito sa tanggapan ng Department of Agriculture, mas murang ibinibenta ang mga gulay. Tulad na lamang ng lokal na bawang na umaabot sa 300 pesos kada kilo sa ibang pamilihan. Pero ibinibenta lang ng 150 pesos kada kilo sa Kadiwa. Nakita ko na yung price niya is medyo malaki yung difference. Kaya ito nga, bumibili na ako lang. Dati, one-fourth bumibili ko. Pero ngayon nakita ko medyo mababa yung price. So, bumili na lang ako ng medyo marami-rami. Para makita ang kumpletong listahan ng mga lugar kung saan gaganapin ang sunod na Kadiwa pop-up store, bisitahin lamang ang Facebook page ng DA Agribusiness. Claisel Pardilla para sa Bayan.